Magandang araw muli sa kanilang lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa dalawang motor na may kanya-kanyang stop at kanya-kanyang start sa control system. So nandito ngayon yung ladder diagram, nandito ngayon yung power circuit. So dito sa ladder diagram, nakakabit yung dalawang stop para sa motor 1 and 2, nakakabit yung dalawang start para sa motor 1 and 2, at nakakabit doon sa coil ng magnetic contactor 1 and 2. At meron din siyang red pilot lamp, dalawa, para sa motor 1 and 2. Then meron din siyang orange para sa contactor 1 and 2. So makikita nyo kung saan nakakabit yung mga red and orange. So may nakalagay na C1, ibig sabihin nakakabit doon sa contactor 1. C2, ibig sabihin nakakabit doon sa contactor 2. C1, contactor 1 sa orange, C2, contactor 2. Or motor 1, motor 2. Okay, sa principal operation, meron tayong stop, then start. Pagka pinindot natin yung start, pipindutin natin yung start, siyempre, magdidikit yung dalawang terminal at dadaloy niya yung kuryente from stop. Then, pansamantala sa start, papunta sa A1 ng magnetic contactor. May nakasupply na tayong line 2, dumadaloy doon sa overload relay, then papunta sa A2. So once na na-energize yung contactor 1 or C1, lahat ng normally open contact, mag-close, close din sa power circuit. Then lahat ng normally close contact, mag-open. Open sa C1, yung red. Sabihin, yung motor 1 lang ang in-start natin. Hindi muna mag-open yung contactor 2. So once na na-supply niya yung line 1, line 2, papunta ngayon sa terminal 1 and terminal 2 ng motor natin. Umaandar na ngayon yung motor natin. At the same time, umiilaw na yung green pilot lamp. Siya nagsasabi na umaandar na ngayon yung motor 1 natin. Kahit bitawan ko ngayon itong start push button switch, babalik sa dating position, meron pa rin dumadaloy na kuryente, dadaloy doon sa maintaining contact or auxiliary contact papunta sa A1. Maandar na ngayon yung motor natin. Okay, i-stop natin. Pag ni-stop natin, pindutin lang natin yung stop push button switch at mapuputol ngayon yung daloy ng kuryente. Once na putol yung daloy ng kuryente, ma-de-energize ngayon yung coil ng magnetic contactor 1. At pag na-de-energize yan, babalik ulit sa dati. Yung dating normally open, mag-open ulit. Yung dating normally close, mag-close ulit. Yung dating normally open, babalik ulit. Ibig sabihin, pag nag-open to, wala nang supply papunta sa motor 1, patay yung motor natin. At kahit bitawan ko ito yung stop, mag-close ulit siya. Umilaw ulit yung red pilot lamp natin para sa motor dahil nag-close siya ulit. Okay, i-start natin ngayon yung start 2 para sa motor 2. Pag pinindot ko yung start 2, malamang meron dadaloy na kuryente dito, pansamantala, nagdikit yung dalawang terminal sa start. Yung supply galing sa line 1 from start, then pansamantala sa start papunta sa A1. So once nagkaroon ng kuryente yung A1, meron ng kuryente sa A2 dahil nakadirekta yung line 2 natin papunta sa overload, then nandun sa A2 ng contactor 2. Once na-energize yung coil ng magnetic contactor para sa motor 2, lahat ng normally open, mag-close, close dito, close, close. Then lahat ng normally close, mag-open. Pag nag-open to, patay yung red. Ibig sabihin, umilaw yung green na siyang nagsasabi na umaandar na yung motor natin, yung motor number 2. So makikita nyo, line 1, nag-close ngayon, papunta sa terminal 1, line 2, papunta sa terminal 2. Kahit bitawan ko yung start, push button switch, aangat uli ito, no? Mag-open ulit. Kahit nag-open yan, aandar pa rin dahil
Meron dadaluyan ng kuryente doon sa maintaining contact or auxiliary contact papunta sa iwan. So umilaw yung green, namatay yung red ng pilot lamp ng motor 2 at umandar yung motor 2. Okay, so patayin natin, just push, pindutin lang natin yung stop push button switch. Pag pinindot natin ta, mapuputol yung supply ng kuryente sa line 1. Pag naputol yung supply sa line 1, ma-de-energize ngayon yung A1 at saka A2. Once na de-energize yung A2, babalik uli sa dati. Yung normally open, mag-open ulit. Yung normally close, mag-close ulit. Kahit bitawan ko na yung stop, papunta sa original position, umilaw na yung red. Siya nagsasabi na patay na ngayon yung motor natin. Na? So, ayun ang principal operation. Again, ito ay pwede niyang i-start yung motor 1. May kanya-kanyang start, may kanya-kanyang stop. I-start natin dalawa. Start motor 1. Once na i-start natin yan, ma-energize yung A1, A2, coil ng magnetic contactor 1. Once na i-energize ulit, mag-close yung maintaining contact. Mag-open ito yung red. Patay yung red ng motor 1. Mag-close. Umaandar na yung motor 1 natin. I-start natin yung motor 2. Pag ni-start natin yung motor 2, magkakaroon ng contact sa start, papasok ng kuryente sa A1, meron ng kuryente sa A2, pag na-energize yung contactor 2, lahat ng normally open, mag-close, close, 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 then lahat ng normally close, mag-open. Patay yung red ng motor 2, umilaw yung green, siya nagsasabi na umaandar na yung motor 2 natin. Okay, maandar na yung dalawang motor natin. So kung gusto natin patayin, just push the stop push button switch para sa motor 1. Pag na-push natin, wala nang dadaloy ng kuryente, babalik ulit sa dati to. Normally open ulit. Mamamatay ulit yung motor natin dahil nag-open ulit yung dating normally open. Mag-close ulit yung red na siya nagsasabi na patayin yung motor natin. I-push ko rin ito. Ayun, na-disconnect yung stop push button switch natin. At pag na-disconnect ito, wala nang papasok na kuryente rito. Lahat ng normally open, babalik sa dati. Mag-open ulit yung motor natin. Sa motor, power circuit, mamatay ulit yung motor 2 natin. At iilaw na naman yung red pilot lamp sa motor 2. So ngayon, alam na natin yung orange pilot lamp natin. Tsaka lang ito mag-close pagka nag-trip yung overload relay bawat magnetic contactor. Once na nagkaroon ng problema ta, mag-trip off yung overload relay sa magnetic contactor 1, that's the time na mag-close off. Ayun. So, iilaw ngayon yung orange pilot lamp sa port ng motor 2. Siya nagsasabi na nagkaroon ng problema sa motor 1. Ganon din sa motor 2. Once nagkaroon ng problema, mag-open yung overload ng contactor 2. That's the time na mag-close itong fault orange pilot lamp. Na siya nagsasabi na meron siyang problema sa overload relay. So nag-open siya. So bago natin i-troubleshoot o bago natin i-reset, kailangan i-troubleshoot muna natin. Then pagkatapos natin may troubleshoot, i-reset uli natin yung overload. Mag-close yan, mag-open ulit. I-reset natin sa contactor 2, mag-close yan, mag-open ulit. So, ito po yung principal operation ng two motors are separately started and stop motor control. Okay, maraming salamat po sa kanilang lahat. Huwag nyo sanang kalimutan mag-like, share, at subscribe. Antabayanan ninyo, meron part 2 to yung actual circuit connection. Maraming salamat po muli.